So today is gusto ko lang mag-share sa inyo about sa pag-alaga po ng sisig po natin. So ano po ba yung ginagamit natin na feeds, commercial feeds para mas mabilis silang lumaki po yung ating mga sisig. So actually yung ginagamit natin nung una, this is Integra, ganito ah, Integra 2000. Then ito naman isa Integra 3000. Pero itong dalawa is hindi ko na siya ginagamit po para sa ating mga sisiw. So yung feeds na gamitin natin ngayon, kahit mga this old na mga sisiw po para mas mabilis silang lumaki po, ito po yung Ultra Pack Starter. Ito po yung ginagamit po natin na feeds. So again, Ultra Pack Starter. Actually, para po ito sa mga baboy po. But actually po, hindi dito sa manok para mas mabilis po silang lumaki po. Kung napapansin po ninyo, if nag-alaga po kayo ng baboy po, ito po yung madalas na ginagamit, yung Ultra Pack Starter, para mas mabilis ang lumaki po. In fact, itong feeds na para sa baboy po, is pwede din po ito sana sa mga sisiw po natin. Itong Ultra Pack Starter po, para mas mabilis pong lumaki po yung ating mga sisiw naman po. Para naman po sa mga malalaking manok, ito po yung Ultra Pack Grower po yung ginagamit po. But yung content natin today, is para po sa mga sisiw kung paano po mabilis lumaki yung ating mga sisiw and para po mabenta po natin ng mas maaga para magkaroon po tayo ng profit po. So ito yung Ultra Pack Starter yung gagamitin po natin. Yung gagamit po natin dito is hindi po natin ito direct na ipapakain po sa mga sisiw dahil baka hindi ito matunaw sa tiyan or sa bitukan ng ating mga sisiw po. So gawin natin ngayon is wet feeding po, yung basa po para matutunaw po siya. So yun po yung gagawin po natin. So yung sikreto para mas mabilis po, again ulitin ko lang po para yung pinakasikreto po para mabilis po lumaki yung ating mga sisiw, dapat po yung gamitin po natin is Ultra Pack Starter yung ating gagamitin. Kahit mga dissolve as long as wet feeding po, yung basta po yung ipapakain po natin, okay lang po. Kasi yung ganito po na direct natin ipapakain po, baka matagal ito matunaw sa loob nilang kanilang bituka po, itong klase na feeds. So ganito po dapat yung ibigay po natin sa mga sisiw yung wet feeding po para mabilis pong matunaw, umadigest po sa loob na kanilang bituka po itong feeds ng Ultra Pack Starter. So yan po siya. So unahin natin yung pagkain po, yung ano po yung mga sisiw and then yung iba may na lang po. So yan po isa wet feeding po yan. Basta yung feeds. Kumbaga dinidissolve muna natin yung feeds na Ultra Pack Starter para sa ating mga sisiw. Kasi mas malaki yung kanyang butil po compare sa Integra. So yung presyo naman po sa Integra at sa Ultra Pack Starter po is lang po yung diferensya, bali 2 pesos lang po. Mas mahal konti yung Ultra Pack Starter ng 2 pesos sa compare sa Integra na 2000. So yan po yon. So yan po yung isa sa mga sikreto po natin para mas mabilis pong lumaki po yung ating mga sisiw po. So as of now, hindi muna tayo gumagamit po ng Integra para po sa ating mga sisiw po. So yung discarte po natin dito para makuha talaga natin yung almost 1 kilo in just 3 months itong mga upgraded na mga native chicken po natin. Kailangan po talaga nating gumamit po ng mga commercial feeds. Like sa na-mention po natin today, ito po yung Ultra Pack Starter po. And by the way, hindi po tayo nag-promote po sa ganitong product, ganitong feeds. Ang sa atin lang is nag-share lang po tayo ng yung ating mga personal experience kung ano po ba yung pinaka the best kung saan is kumita tayo ng mas madali po dito sa pag-alaga po, probably sa mga native chicken kasi napaka-challenge nitong mga native chicken na ito dahil mas matagal po silang lumaki po compare sa mga heritage chicken po. So that's why hanapan natin yung paraan
na mai-dispose or maibinta natin ng mas maaga po itong mga upgraded na mga native chicken po natin. And ano naman is worth it naman na ano po na gumagastos po tayo ng ganitong ano ng ganitong feeds, dahil ano naman yung kilo naman natin dito sa probinsya is nasa around ano around 280, 300 at saka 350. So kahit gagamit po tayo dito ng mga ano mga commercial feeds is talagang may kita pa rin tayo dito sa pag-alaga ng manok, dahil maganda naman yung mga bintahan po dito sa Visayas. Yung area po namin dito na marami po nagtatanong po is nasa Cebu po kami, which is from southern south part ng Cebu, Sambuan po. So actually sa city po may nagbibinta na ano mga 350, 300, 280, ganun po yung presyuhan ng mga native chicken or mga upgraded na mga native chicken po. Kasi yun naman po yung madalas po na hinahanap po dito sa ano sa mga kainan, mga karinderya po. So yung ano yung binigay ko naman dito sa ano sa nakikita niyo sa video is ultra pack grower yan para sa mga ano para diyan sa mga malalaki na manok po. So mix ko yan, ultra pack grower, tapos pollard, tapos nagmix tayo ng ano ng mga niyog, sapal ng niyog para mas makatipid tayo sa feeds para sa ating mga manok po. So yan po siya, ganun po ka ano ka enjoy. Ganun po kadali yung alagaan po itong mga manok compared sa other livestock. Actually, meron tayong mga ano, ibang mga livestock tulad ng kambing, medyo ang hirap pong kumuha ng mga pagkain po. Pero kung sa manok, madali lang. So, almost 2 hours in just 1 day ko lang gagawin itong pag-alaga po ng manok. So, napakadali lang. So, sana ay marami pa tayong ano, ma-encourage po na mag-alaga po ng ano, ng manok. So huwag kayong maglala kahit mga native chicken yan, mga upgraded native chicken yan. Talagang may kita naman po talaga. Basta alamin po natin kung paano ito alagaan at talagang hindi tayo magtamad na maghanap ng mga buyer. Hanapin natin yung pinakamas mataas na presyo. So yun po yung kagandahan po sa pag-alaga po ng ano, nito mga native chicken or mga upgraded na mga native chicken. Para tayo naman po isa magkaroon tayo ng extra income. So yun po, gagamit po tayo ng mga ano, mga diskarte, mga technique, pamaraan kung paano natin ma-dispose at kumita agad dito sa pag-alaga ng manok kahit pa yan mga ano, mga native chicken po. So at least yung mga ano, sinasabi ng iba na hindi gaano ka profitable itong pag-alaga ng mga native chicken or mga upgraded. Meron naman tayong narinig pero ilan lang. But at least naman dito sa part, dito sa video po natin, is pinapakita lang po natin na yung pag-alaga po ng mga local breeds natin, mga manok like native chicken or upgraded native chicken po, is talagang may ano po, may kita, may income po. So huwag kayong maniwala na walang kita po. Meron po talaga. Basta diskarte lang at laging positibo po sa ating mga ginagawa po. And disclaimer by the way po, at ako naman po ay hindi po tayo isang veterinarian at hindi din po tayo isang agriculturist po. So all the videos na nakikita ho ninyo sa pag-alaga po natin yung ating sistema po, based lamang po yan sa ating mga personal experience po. Thank you.